The timeline of this demo is first how to set up a paper on the machine. After that, how to operate the photocopy on the device. And how to refill the toner on the device. Also, the last part is how to remove jam paper. So maglalagay tayo ng paper sa ating Canon 1435. So paano mag-set ng paper? Okay, so meron tayong dalawang lagay ng paper. Meron tayong drawer one, tsaka yung sa ating paligid ng ating multi-purpose press. Okay, so yung dalawang tray nito kaya nyo mag-load ng hanggang 14 or legal size. So sa tray 1 maglalagay tayo, for example, ng chef paper. So make sure lang po itong gilid nakapasok sa dito sa pulleyton. So close natin. Sa multi-purpose tray naman po, insert ko lang. And then, okay na siya. Okay. So ngayon, iset natin ng paper size natin sa MP3. So 14 siya. So ang iset po natin is foolscap. Okay, hindi po legal size. Ang legal size po kasi is 8.5 by 14. Ang foolscap po is 8.5 by 13. Okay, so okay natin dyan. And then plain lang. And then, so ngayon, sa paper, sa drawer naman, paano mag-set ng drawer sa, ng paper size sa drawer. So pupunta lang kayo ng paper settings. Okay, paper settings down. Pindot nyo ulit ng paper settings. And then, select nyo ng drawer one. And then, make sure lang po, tama yung settings nyo ito. Okay, letter, yung short paper. Yung legal is 14, foolscap po yung 13. Okay, so 11 lang nilagay natin, so select yung LTR. Okay, so pag bumalik kayo, pag binak nyo, nakaset na ng paper nyo dito sa paper size. So nakalagay na sa drawer 1, which is my number 1. Ito yan, na short paper, and then sa multi-purpose tray, na foolscap and long. So all goods na, pwede na kayo mag-photocopy. Ngayon magpo-photocopy tayo ng ating original. Okay, so ito ng original natin. Pwede natin siyang ilagay dito sa ating plotting glass o flatbed. So kung anong may sulat po, siyempre paste down po. Okay, paste down po lang dito and then nasa dapat, nasa top left corner. Baba natin ang ating feeder. So ngayon magsaselect tayo ng paper. So meron, ang original natin is short paper, no? So saselect tayo ng short paper din. So pupunta kayo ng paper selection or dito, select nyo lang to. I-okay nyo lang yan and then select nyo yung drawer na may short paper. So drawer one, may short paper na LTR, okay ko dyan. Okay, and then ang quantity dito lang mo sa mga numbers. So maximum po siya ng 999. If ever na nagkamali ka ng quantity, pwede mo siyang i-clear, babalik siya ng 1. And then, start mo lang. So, meron na siyang photocopy sa short paper. Okay? So ngayon naman, meron tayong magpo-photocopy tayo ng two-sided na original or back-to-back, no? So meron siyang copy rito, meron siyang copy sa front. So para mag two-side siya o automatic back-to-back, ilalagay ko ngayon siya sa ating document feeder. Okay, so since back-to-back siya, kahit anong side po ang pagkaka-paste niya. Okay, so para mag-automatic back-to-back, pupunta kayo dito, hahanapin niyo po yung duplex. Or nung two-sided. Okay, so naka-off yan. So okay ko ngayon. And then seselect ko nung two-sided. Okay, ayan po yung back-to-back copy natin. Okay, so okay ko dyan. And then select ulit tayo ng paper para sigurado tayo. So sa paper, okay, so naka-letter siya. Okay ko lang ulit. And then start lang din po. So, mapapansin nyo kung saan na siyang pinuha para kopya yung kabilang side. So kaya paglabas niya, ganun din, ibabalik niya para lagyan ng copy ng kabilang side. Okay, so paglabas niya, two side na yun po, katulad po ng original. Okay, front side, yung back side. Okay, ganun po yung pagka-copy ng two-sided. So, paano naman po mag-check ng ating toner sa ating machine na 1435?
Okay, so ngayon bubuksan natin ng ating machine sa front door. So hilahin nyo lang to, bababa siya. And then makikita nyo ang ating toner cartridge. Okay, so may naka-label dyan na lock tsaka unlock. Ang gagawin nyo lang, kunin nyo to, and then clockwise po, pihitin nyo siya clockwise. Okay, and then atake nyo siya. So ito nung pinaka-toner cartridge natin. Ito po yung pwede nating refillan. Okay, so paano po mag-refill? Ang ginagawa po namin, okay, bubuksan natin tong parang takip niya. So pipindutin ko lang siya dito sa gilid, and then mabubuksan niyo tong takip. Yung makikita kayo dito mga butas, so dyan natin siya binubuhos ang ating tone refill ng ating Canon 435. Okay, and then pag na-refill niyo na, sarado niyo lang ulit, and then magki-click naman yan. And then, pwede na siya ulit ilagay. So, pwede siya punasan para hindi siya magkalat. Okay? So, pag nalagay, meron siyang talatandaan na arrow. And then, sa machine, meron din siyang kulay blue na arrow. So, itatapat nyo lang siya. And then, push nyo lang para pumasok ulit. Tapos, close. Counterclockwise. Then, sarado ng front door. Ngayon na po ituro natin kung paano magtanggal ng jamming sa ating machine na 1435. So, ginawa ko, pinag-jinam ko siya ng pusa, no? So, may makikita ka dito naka-indicate na paper jam. So, saan po tatanggalin ng mga jump paper? Okay, so ngayon, pupunta tayo sa gilid ng ating machine. Meron siyang parang hawakan dito. Tapin nyo lang, hindi magbubukas ng ating left side door. Okay, so, pag tinigyan siya rito, dito mo makikita yung jamming natin. So, may makikita itong naka-jam. Okay? So, pag magtatanggal ko ng paper jam, laging dalawang kamay. So, hatakin ko lang siya. And then, hatak ulit. So, ganyan lang po ang pagtatanggal ng ating jamming sa ating 1435 na Canon. Okay? So, ayun lang po.